버린 악녀 신랑이 참마인 아아위단 어샤이 목사나 이하인 부린 여스 부린 할렐루야 할렐루야 라피사 Ligtas sa ating nago gopiling sa salay hangoin Alleluia Sa banal sakdal, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan. Mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa. Mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat
ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. At ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sa makatwidbaga sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa kanya ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong patuloy na po purihin, aawitan at luluwalhatian ang ating nag-iisa at buhay na Diyos. Una po nating awitin ang bilang 86 sa atin pong mga imnaryo. Halina kapatid, tayo ngayon mga awitan sa Diyos Ama na lumalang kay Kristo Jesus na banal. Masda ninyo at pagka gaya tayong magkakapatid na nagsasama-sama sa ating pagkakaisa. Kapatid ko dito nga sa daigdig
Danas'y pagtitiis ang tukso sa ating malapit, sa sala ay nabibingit. Ngunit siya'y may pahayag, ang wika'y maliwanag, ang magtiis hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Kapatid kong irang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais ng amang banal ni Kristo Jesus, nating panubay. Purihin at ating patuloy na luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 80 sa atin pong mga imnaryo. Sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng sanlibutan, ang mga tao'y nahilig naman sa lahat ng mga kalayawan. Kapatid ko, iyong ihaya ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Sumulong tayo at ibandila kahit na tayo'y kinukotya. Aral ni Jesus ay ibalita sa lahat ng ito'y maunawa. Kapatid ko, sa kasalanan ng lahat. Ito ang lulunas. Di bayan natin ang ating loob malapit nang dumating si Jesus. Ang pinto aniya'y makipot, tayo'y magpilit na magsipaso. Kapatid ko, iyong ihaya magliligtas sa kasalanan ng lahat.
sa nating tanan. Ang handa ng Diyos sa kalangitan, sa sino mang tatanggap ng aral, kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasala na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, huling awit mga kapatid, una, ikatatlong estropa at koro po lamang ng numero 87 sa ating mga imno. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Halina at ating labitan, sambahin si Jesus na banal upang magkaroon ka ng buhay sa sa kanya, luwalhati sa kanya, dugo ni Jesus ang nag-adya, luwalhati sa dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na napakasakdal mo sa iyong pag-ibig, pinakasagana ka sa kagandahan ng iyong mga kalooban, wala kang katulad sa iyong mga kadakilaan. Datapwat ikaw po ay Diyos, ikaw ang pinakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, sa huling kapanahon ay naawat na habag ka, pinili mo po at tinawag ang aming minamahal na ama at ina. Inilagay mo sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kami na kanilang mga anak at mga mahal sa buhay, nasaksihan namin kung papaanong ikaw po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan, sa pamamagitan po ng pangangaral ng iyong banal na ebanghelyo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo na kami na bagaman ilan lamang sa bilang ng kanilang mga anak. Tinawag mo rin kami, Panginoon, at sa huling kapanahunan, patuloy ka po naming itinataguyod at ipinaglilingkuran. Nadalangin po namin loobin mo sanang kung paanong ang aming ama at ang aming ina.
Inihandog ang kanilang mga buhay sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Gayon din sana, Amang Diyos, ang iyong ipagkaloob sa amin na kanilang mga anak. Amang Banal, pagkatapos pong nangagpailang lang kami sa iyo ng bunga ng aming mga labi, una na nga po dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California, maging sa bawat tirahan ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu Mupot sa iyong katotohanan, at sa mga hindi mabilang na mga lalaki at mga babae, sa iba't ibang dako nitong buong-buong sanglibutan, kinatukmo ang kanilang mga puso, tinawag, sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo sa huling araw. Maraming salamat po, Panginoon, tinawag mo rin sila't ibinibilang mo na iyong mga kaibigan na nakikinig din naman at nakikipag-aral ng iyong banal na ebanghelyo, na kung ito po ay kanilang pakikinggan at sasampalatayanan, at sila'y kusang loob na magsisitanggap ng banal na bautismo, sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus, magkakasama-sama po kami, Amang Banal, hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ang maraming Diyos, maraming salamat sa iyo sa pitong araw na nagdaan. Pinaranasan mo rin kami ng iba't ibang karamdaman, ng sari-saring mga mabibigat na suliranin, maging sa amin-aming sariling mga tahanan at mga sangbahayan. Amang Diyos, tulad din kami ng karaniwang mga nilalang mo rin naman. Tunay na nagpapaulan ka sa mga matuwid, nagpapaulan ka rin sa mga liko. Wala kaming ikinatatangi sa ibang mga tao ng sanglibutan. Isang bagay lamang ang aming nalalaman, nararanasan, sa kabila ng maraming kapintasan ng aming mga kahinaan at mga kasalanan, buhay pa kami, Amang Banal. Maraming salamat sa iyo. Sa pitong araw na nagdaan, hindi mo kami binawian ang aming mga hiram na buhay. Pinakain mo kami't dinamtan, pinalakas at pinagaling pa ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, tulad po sa linggo ng umagang ito, pinasapit mo po kaming muli sa isang banal at dakilang araw upang kami muli mong pakainin, painumin ng iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama naming Diyos, kung kami nagkulang at nangagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, at sa linggo ng umagang ito, isinasamot ipinakikiusap namin, nawa po'y kaawaan at kahabagan mong muli ang dalawa sa iyong pinakawalang kakabukabuluhang alipin. Itindig mo sana silang muli sa aming kalagitnaan, gamitin mo po sana silang muli bilang mga mabubuting kasangkapan na kung paanong ginamit mo ang mga bibig at labi ng iyong mga unang mga banal na propeta sa huling araw na ito, Panginoon, bagaman kami ang pinakawalang kabuluhan. Sana'y ituring mong karapat-dapat mong kasangkapanin upang sa iyong mga lingkod magsilabas ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan, at ang lahat po ng ito'y huwag lamang naming mapakinggan, kung hindi mapakinggan din ng maraming mga taong nasasabik at nauuhaw at nagugutom sa iyong mga aral sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Tanggapin din nila sa kanilang mga hiram na buhay, maglingkod din sila sa iyo, Panginoon, at maraming mga labi ang patuloy na sumambat pumuri sa iyo hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa napakagulot mandarayang sanglibutan. Ang aming Diyos, habang kami nagsisipakinig, ipuin mo po ang bawat isa sa amin, pagalingin mo po ang maraming sa amin pinasasapitan mo ng karamdaman sa araw-araw, bigyan mo rin sanang kalutasan ang aming mga suliraning pangkabuhayan,
Pagbubuksan mo po sana kaming lahat ng mga mabubuting pintuan ng mga kapalaran at ang marami sa aming mga mahal sa buhay. Higit na nga ang maraming mga anak namin, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay at kamag-anakan sa laman na hanggang ngayon, hindi pa natitinag, hindi pa natatakot at hindi pa kumikilala sa iyo. Maawat mahabag ka po sana sa kanila, Ama. Tunay na wala kaming magagawa. Sukat ng aming sampalatayanan, Ikaw ang Diyos. At sumampalataya din kami na Ikaw ang Panginoong Hesukristo. Hindi magugulumihanan ang aming mga puso. Sa mga kamay mo ay aming ipinagtatagubilin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga kabyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Ang lahat ng aming mga kaibigan. Ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan. Ikaw din ang nagsabi sa amin, Panginoon. Wala kaming magagawa kapag kami ay hiwalay sa iyo. Huwag mo sana kaming itatapon sa labas. Huwag mo po sana kaming aalisin. Huwag mo po sanang pagdidilimin ang puso't isip ng iyong mga lingkod. Tulungan mo ang mga anak namin. Nakikiusap kami maging ang aming mga manugang, ang aming mga apo. Ama naming Diyos, liwanagin mo ang mata ng kanilang mga puso. Hanguin mo sila sa pagkakabihag ng mandarayang Diablo. Tulungan mo po, alang-alang po sa mga ipinaglingkod ng aming minamahal na ama at ina. Patagusin mo po ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas sa kanilang lahat. At ikaw din ang nagsabi sa aming anumang hihilingin namin sa iyong pangalan. Diringgin mo sa langit, iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin. Ang lahat ng ito, Amang Banal, buong galang, amin pong ipinakikiusap ng buong kapakumbabaan. Sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating dakilang lumikha, muli po ang inyong abang lingkod sa ating Panginoon ay bumabati po sa inyong lahat, mga kapatiran po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sa inyo po na mga giliw naming mga tagapakinig ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa aklat po ng Genesis, sa kapitulo 9 at ang versikulo ay 13, ganito po ang ating mababasa, ang doon ay nasa saad. At sa wika po ni Ginoong Shakespeare ay ganito ang ating mababasa. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. At sa atin pong wikang Pilipino, ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Dito po, kung ating mapapansin ay napakaliwanag, ito po palang bahaghari. Ito po pala ang siyang magiging tanda ng ating dakilang Diyos upang kanyang maging tipan dito po sa ating daigdig na ginagalawan. Alam po ninyo, sa lahat ng mga bagay, everything or all things are due to a cause. Ang lahat po ng mga bagay ay bunga po ng kadahilanan. Buksan po natin ang aklat ng Romano sa kapitulo 8 at ang versikulo ay 28. Ganito po ang ating mababasa. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwidbagay siyang mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.
Maliwanag po, ito po ay alinsunod sa kanyang nasa. Tungkol po doon sa tinatawag na rainbow o alapaap. E ano nga po baga ang siyang tunay at banal na dahilan? At ang Panginoong Diyos ay naglagay ng kanyang rainbow sa langit. Ito po ay pinag-isang salita na buo sa pamagitan po ng salitang bahag daw po ng hari. Kaya nga po, ang naging tawag sa rainbow na ating kinadisnan ay bahag hari, na sa katotohanan po ay wala naman pong tunay na bahag ang hari. Hindi po maaaring magbahag, lalong-lalo na po doon sa lumikha ng lahat ng mga bagay o sa Diyos. Parang igurot. Hindi maaaring katulad ng igurot ang ating dakilang lumikha na magsusuot ng bahag na tulad sa isang taong tagabundok. Indian. Ito po ay napakaliwanag na maaari nating sabihin sa kadahilan ng wala pang kasukdulang kaalaman upang isalin sa napakaliwanag at katanggap-tanggap na pagsasalin niyaong salitang rainbow sa ating wikang Pilipino, na hanggang ngayon nga po ang kasakdalan sana ng nararapat na tuwirang pagsasalin hanggang ngayon po ay hindi pa nababago. Kaya hanggang ngayon, ang tawag sa rainbow ay bahaghari po. At kung inyo pong lilimin, at kung ito po pasintabi sa magsasabing baka ginagawa namin ng kasamaan ng ating dakilang lumika, this is actually, if we will think it hard, is actually referido sa ating dakilang lumika sapagkat siya ang lumika ng rainbow. At ito, ang wika niya ay kanyang palatandaan. Sana dumating ang araw, magkaroon ng karampatang nararapat na salita sa wikang Tagalog, ang tinatawag na rainbow sa wikang Ingles, maging banal na pagtanggap sa lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa kanyang sariling makapangyarihang Diyos. Tunay po bagang ang Diyos ay hindi maaring magsuot ng bahag? Tanungin natin ang ating dakilang lumika, kung ano ang ating dakilang Diyos na ito ay hindi nararapat ma-interpreta sa mga darating pang henerasyon kung ito ay kukwestiyonin yung salitang bahaghari. Dito po sa aklat ng Isaya sa Kapitulo 40 at ang versikulo ay 25, ano po ang napakaliwanag na sinalita mismo po ng ating dakilang lumikha tungkol sa kanyang sariling kalagayan? Ang wika po niya, "To whom then will ye liken me? Kanino nga ninyo ako itutulad? Or shall I be equal? O ako ay inyong ipaparis? Saith the Holy One." Ang sabi ng banal na lumikha. At dito rin sa aklat ng Hosea, sa Kapitulo 11 at ang versikulo 9 sa ikalawang bahagi, "For I am God, sapagkat ako ang Diyos, and not man, at hindi ako tao, the Holy One, ang banal, ang nag-iisang banal, in the midst of thee, sa kalagitnaan mo. Hindi ninyo ako maipapari sa katulad ninyo, sapagkat ako'y Diyos, sapagkat ako'y banal sa kalagitnaan ninyo, ako'y Diyos at hindi tao. Ako'y banal, ang nag-iisang banal sa kalagitnaan ninyo." Kaya ang Diyos po, hindi maaaring maisahalin tulad sa kanino man. At tungkol, madalas ninyong naririnig, karapat dapat na pagsamba sa Kanya, yung nasusulat bilang patotoo sa 4:23-24 ng aklat po ng Juan, "Ang pagsamba sa Kanya, ako niya ang Diyos ay Espiritu, at ang mga tunay na sasamba, ang tunay na mananamba sa Kanya,
sasambahin siya sa Espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Amen. Yung Espiritu ay hindi nakikita at ang mga katotohanan, yaon ang kanyang mga utos, yaon ang kanyang mga ipinangaral, yaon ang mga salitang magdadala sa atin doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. Eh bakit nga po baga ang Diyos ay naglagay ng kanyang tipan sa kalangitan na siyang tipan sa ulan, both in the clouds or rain? Bakit? Ano po ba ang kadahilanan? At atin pong sama-samang pag-aralan, basahin po natin ang naging kadahilanan nito dito po sa aklat ng Genesis. Sa aklat po ng Kapitulo 9 at ang versikulo ay 8 hanggang 10, ganito po ang ating mababasa. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinasabi, "At ako narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo." Kinakausap mismo po ng ating dakilang Diyos, yung pong kanyang banal na si Noe. Ano po ang kanyang sabi? "At ako narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang mga hayop, at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng umuusad sa bawat ganid sa lupa." Dito po, maliwanag na nakikipagtipan ng ating dakilang Diyos, meron siyang binitawang ipinangako. At dito po sa 9:12, at sinabi pa ng Diyos, "Ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon." At sa 9:11, sa aklat din po ng Genesis, "At aking pagtitibayan ng aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamagitan ng tubig ng baha, at hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa." Meron pong binabanggit ang ating dakilang Diyos nang kanyang sabihin hindi na niya lilipulin ang lahat ng laman o ang lahat ng merong buhay sa buong sanlibutan sa pamagitan ng tubig. Bakit? Ano ba ang naging kadahilanan? Pakinggan po ninyo kung bakit nilipol ng Diyos ang buong sanlibutan dito po sa aklat ng Genesis. Sa Kapitulo 7 at ang versikulo ay 21, ganito po ang ating mababasa. "At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop at ang hayop sa gubat, at ang bawat na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao, at ang bawat hinga ng bawat diwa ng buhay, sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad ang mga ibon sa himpapawid. At sila'y nalipol sa lupa at ang natira lamang ay sinuwi at ang mga kasama niya sa sasakyan." Nilipol, nino ng ating dakilang lumikha ang lahat ng may buhay, maging ng mga hayop, naging mga maliliit na hayop, maliban na nga po sa kanyang banal na si Noe at sa kanyang sambahayan. Nang makita niya ang pangyayaring yaon, sinabi niya at nakipagtipan na muli ang ating dakilang Diyos. At nang kanyang sabihin, "Kanyang pagtitibayan ang aking tipan sa inyo, at hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, at hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa." Dito po sana ay ating maunawaan. Hindi po baga natin masasabing ito'y paalaala ng Diyos ng kanyang unang lipulin ang sanlibutan ng dahil sa nakita niyang ang mga tao noon na una niyang mga nilikha ay masasama ang kanilang mga puso at kaisipan maliban na
sa sambahayan ni Noe na nakita niyang natatakot at naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Ito ang nararapat po sanang maging alaala. Makintal sa kaisipan ng mga tao. Dapat katulad ng sinalita na rin ng ating dakilang Diyos ng kanyang sabihin, "There will be no more worldwide floodings to destroy the whole world as was the days of Noah. That is God's rainbow." Yaon po ang pangako, yaon po ang tipan ng Diyos sa sanlibutan. Kapag yan po ay nakikita sana nating mga tao, ang kahalagahan po noon ay ang tipan ng Diyos na kailanman ay hindi na niya lulupigin o papatayin mga tao sa pamamagitan ng baha, sa pamamagitan ng mga matitinding ulan. Eh bakit po naman sa mga huling araw na ito ay minarapat po ng Diyos po nating pag-aralan ng kahalagahan nitong ating paksa tungkol sa bahaghari nga pong ito, tungkol nga po sa tipan ng Diyos na ito. Pakinggan po ninyo ang kadahilanan. Tayo po ay naririto na sa tinatawag na mga huling araw. Tayo po ay naririto na sa tinatawag na kapuspusan na yung nasa saad sa kanyang ibinabadya na sa mga huling araw. Tunay ang panahon ay mapanganib, ang mga tao ay mabibili sa mga pagbububo ng dugo, ang panahon ng mga matitinding kahirapan ay daranas ang mga tao ng napakaraming kahindik-hindik na nagagalap sa ating mga kapaligiran. Ano ang kadahilanan kung bakit ating nang maunawa ang tipang kanyang ipinangako na kailanman ay hindi na niya lulupigin o papatayin ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng baha? Ano ang kadahilanan? Buksan po ninyo ang ikalawang Pedro sa kapitulo 3 at ang versikulo ay 5. Sapagkat sadyang nilimot nila. Ano po ang sabi? Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. This earth was created by virtue of the very words of God at ito ang kinalimutan na ng napakaraming mga tao. Ano ang ibig sabihin? Niwala na ng halaga. They have just taken it for granted. Naniniwala na wala na ngang Diyos. Marami ding mga taong naniniwalang pagkamatay niya, wala na ring kabuluhan, wala na ring patutunguhan, wala na ring pag-asa doon sa tinatawag na ikalawang pagkabuhay na maguli. Dito po sa pagpapatuloy sa 3:6, na sa pamamagitan din ito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Nalimutan na kung paanong ang ginawa ng Diyos sa mga taong masasama. At sa katunayan nga po, napakarami ngayong mga tao ang mayroong kanya-kanyang sari-sariling mga relihiyon, kanya-kanyang sariling uri ng kanilang mga Diyos na mga tinatawagan. Nilupig niya ang lahat ng tao maliban sa kanyang banal na sinuwi at sa kanyang buong sambahayan. 8 kaluluwa ang iniligtas nga po ng Diyos sapagkat sila ang nakita ng Diyos na may malinis na puso ang nagsisisunod sa utos ng Diyos at sa pamamagitan nila. Sa utos din naman ng Diyos, muling dumami ang mga tao. Pagkatapos ng baha, nagmunaw noon sa buong kalupaan. Ano pa po ang ipinatya ng Diyos? Dito po sa aklat din ng Genesis, pakinggan ninyo at ganito ang ating mababasa sa 9:11. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo
ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, 9:12, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. 9:13, ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaa at siyang magiging tanda ng tipang ko at ng lupa. Ito nga po yaong nakikita nating Rainbow of God at hindi yaong pong bahaghari sa ating wikang Tagalog. Kailanman po walang bahag ang ating dakilang lumikha. It must be remembered that this rainbow na ito po, kapag ito ang ating nakikita, alalahanin po natin yaong kadahilan ng yaon ay tanda po ng Diyos sa ating mga nangabubuhay sa sanlibutan ito na kailanman hindi na niya gugunawin o papatayin ang mga taong masasama sa pamagitan ng tubig o sa pamagitan ng mga baha. Sa aklat din po ng Genesis, pakinggan ninyo sa 9:16. At ang bahaghari ay pasasaalapaap at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipa ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. 9:14, at mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang bahaghari sa alapaap. 9:15, at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng mga laman. Kaya nga po, kapag nagkakakita po tayo ng mga bahaghari o ng tinatawag na Rainbow of God, ito po lamang ang paalaala ng Diyos. Kailanman, hindi na niya gugunawin sa pamagitan ng tubig ang sanlibutan. Hindi na niya gagamitin ang tinatawag na mga baha sa paglipol sa mga masasamang tao. Ang atin pong maitatanong, ayon din po sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan po ba nila ng pagpapahalaga yung rainbow, yung pitong kulay na nakikita natin kapag ka meron nga pong bahaghari. Nakatulad nga ng ating napag-aralan noon, nang tayo ay nag-aaral pa, ay pitong ang kulay ng tinatawag na rainbow. Yun po ang sabi ng mga nagtuturo sa atin. Hayaan ninyong si kapatid na Junior Gonzales ang siyang magpatuloy ng ating pong pag-aaral na ito. Patuloy nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisa at buhay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo na walang sawa, nagkakaloob ng kanyang pagtangkilik, nagpalakas ng katawan, nagpaliwanag ng isipan, nagpalakas ng tinig sa ating minamahal na kapatid na Prospero na siyang sa atin ay nagbukas ng napakagandang paksa. Nakalulungkot po na ang araling ito ay hindi napapakinggan ng lahat ng relihiyon sa balat ng lupa. At kung ito man po ay kanilang ituro, hindi nila naiintindihan ang nais na iaral ng Diyos. Sa Genesis 9:13, ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at aking magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Nang basahin ito sa Ingles, I do set my bow in the cloud. Yun pong bahaghari, yun po ay bungang isip ng pantas na mga Pilipino na nagsalin mula sa King James Version sa wikang Tagalog noong 1905. Sa katotohanan po hanggang ngayon, 2016 na,
eh wala pa pong kasakdanan ang bawat wikang Tagalog sa pagsasalin magmula sa ibang wika para maintindihan nating mga Pilipino. Kung bakit po, kung talagang nanamnamin mo yung rainbow, yun ang tinatawag na tipan, tipan ng Diyos, rain sa ulan. Na kung alin nga yung rainbow, yun ang sinabi ng Diyos. Pagkatapos na patayin niya ang lahat ng mga tao sapagkat talagang napakasasama ng mga tao. Walang nakakaalaala sa Diyos. Kung papaano ngayon sa huling araw, 2016, walang relihiyon na nagtuturo ng katotohanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang wika ni Apostol Pablo, 3:10 hanggang 18. Ang lahat nagsilihis. Ang lahat lumiko. Hindi talaga itinuro kung alin yung katotohanan. Kaya yan, pinalabas nila yung rainbow, yung tipan ng Diyos sa ulan, ginawa nilang bahagari. Napakaganda po ng binasa ng unang nagsalita, ako'y Diyos, hindi ako tao. Kanino ninyo ako itutulad? Sipin mo yung tipan sa ulan ginawang bahagari. Paano mo lalagyan ng bahag ang Diyos? Parang isang igorot, parang isang Indian sa bundok na nakabahag. Kaya salamat sa Diyos, ang kanyang mga lingkod sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sumunod sa utos, Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan. Marahil kung hindi namin sinunod na pag-aralan ang Biblia, ang Tagalog, ikumpara sa Bibliang Ingles na pinanggalingan, baka kami ngayon katulad din ng maraming iglesia. Ang pagkakilala sa Diyos merong bahag. Saan ninyo ako itutulad? Sa iglesia po ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. At ibig ng Diyos, sasambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Nang mapakinggan natin ang katotohanan sa unang nagsalita, pinagsabihan niya, sinunong Noah at ang pitong kaluluwa na kasama niyang naligtas, hindi ko nagugunawin pang muli ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng baha. At para ito ay patunayan ko sa inyong mga tao, inilalagay ko ang aking tipan sa ulan. Sa English, rainbow, magandang pakinggan eh. Rainbow. Eh sa Tagalog, sasabihin ba ng Diyos, inilalagay ko ang aking bahag sa langit? Ano, parang isasampay ng Diyos yung bahag? Para kang nagsampay ng brief. Para kang nagsampay ng kasunsilyo. At ang wika ng Diyos, sa tuwing makikita ko ang aking tipan sa ulan, mabugunita ko ang aking sinumpaan, hindi ko nagugunawin ang sanglibutan sa pamamagitan ng tubig. Ano nga po ang ginawa naman ng mga tao? Binigyan ba ng mga tao ng pagpapahalaga itong tinatawag na tipan sa ulan? Kinilala ba ng mga tao sa huling araw yung tinatawag na tipan sa ulan na hindi na niya gugunawin pang muli ang mga tao, ang mga hayop, ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng baha? Ano sa halip ang iginante ng mga tao? Ituloy natin ang pag-aaral, balikan natin ang ikalawang Pedro 3:5. Sapagkat sadyang nilimot nila, they deliberately forgot.
sinadya nilimot nila. Alin ang nilimot nila? Na mayroong sanglibutan mula ng unang panahon at isang lupa na inanyuan sa tubig, sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito unang-una nilang nilimot. Nilimot nila na meron talagang sanglibutan noong araw, merong sangkalupaan noong araw na ano? Nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Anong ibig sabihin nito? Nilimot nila na salita lang ng Diyos makagagawa na ng mga kagilagilalas na mga bagay. Sinabi ng Diyos magkaroon ng araw. Nagawa ang araw salita. Sinabi ng Diyos magkaroon ng buwan ng mga bituin. Sinabi ng Diyos bukalan ang sanglibutan ng tubig. Mahati ang tubig sa katuyuan. Magkaroon ng mga halaman, ng mga isda, ng mga ibon, ng lahat ng umuusad, ng mga hayop. Salita ng Diyos, nilimot nila. At higit sa lahat, yung nilimot nila, yung mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita, nilimot ng mga tao sa huling araw, sa pamamagitan din ng salita, nang sabihin ng Diyos na magkaroon ng baha na gugunaw, salita lang, patay ang lahat ng tao. Kinalimutan yun ng mga tao. Totoo ba yan? Sa halip, nakatakutan nila ang Diyos. Kilalanin nila na merong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na salita lang niya yung maaring magunaw ang buong sanglibutan. Ano ang iginanti ng mga tao? Basahin po natin mga kapatid, Isaiah 22:12. Nung kinakausap pa lamang ng Panginoon si Nunong Noah, Noah, ikaw gumawa ka na ng daong, sa tregwas na panahon magpapaulan ako ng malakas na ulan mula sa langit, 40 araw, 40 gabi, magtayo ka na ng daong, nang araw na yaon ang salitain ng Diyos kay Nunong Noah, ayon sa banal na kasulatan, tumalima sa utos ng Diyos sapagkat ang nag-utos sa kanya, sinampalatayanan niya, yaon ang Diyos na nagsalita, si Noah at ang kanyang sangbahayan, 8 kaluluwa lang sila, sa takot sa Diyos, sa pananampalatayang ang Diyos ang nagsalita sa kanila, gumawa ng daong ayon sa tinatawag na aklat ng mga Ebreo. Basahin ninyo mga kapatid, Kapitulo 11, ang lahat ng mga talata roon, kung paanong sa pananampalataya, sinunong nunga at ang kanyang sangbahaya, sinunod ang utos ng Diyos. Kaya naman sa pagsunod na yon, ang Diyos na lugod sa kanila, iniligtas ang 8 kaluluwa ng araw na yaon. At handa ngayon, masasabi ko, 2016, ano ba ang ipinagpipilitan pa rin ng Diyos at hanggang ngayon hindi ginagawa ng mga tao? Nang araw na yaon, Isaiah 22:12, tumawag ang Panginoon ng mga hukbo sa pag-iyak. Nang sabihin kay Nunong Noah, gumawa ka na ng daong, at sa gayong mga pagkakataon, mula ng araw na utusan niya ang mag-aanak ni Noah na naghanda na ng daong hanggang ngayon. Anong ginagawa ng Diyos hanggang ngayon, 2016, sa lahat ng mga tao? Ang Panginoon ng mga hukbo ay tumawag. Ano ang itinatawag ng Panginoon, ang Diyos sa lahat ng tao hanggang ngayon? Sa pag-iyak na ang mga tao'y umiyak, ang mga tao'y tumangis, at sa pagkakalbo, at sa pagbibigkis ng kayong magaspang, tulad ng sinasabi ng Diyos kay Propeta Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang kayo nang nagpakalayo na sa akin,
magmula ng panahong utusan ng Diyos ang mag-anak ni Nunong Noah na naghanda na ng dahong hanggang ngayon 2001, ang Diyos tumatawag sa lahat ng tao sa buong sanglibutan, manumbalik kayo sa akin. Ayaw naman ninyong manumbalik. Sa Isaias, inulit, 1:18 at 19, isipin ninyo ang pagkakaiba ng panahon. Malakias, Isaias, hanggang kay Apostol Pedro, panahong Kristiyano, pinatunayang talagang ang tawag ng Diyos na ang tao'y umiyak na, ang tao'y magsisi na, ang tao'y lumayo na sa kalikuan at mga kalayawan at mga kasalanan. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, kahit ng kasalanan ninyo mapulang-mapula na katulad sa grana, 1:18 ng Isaias, kung kayo magkukusa, kung kayo babalik sa akin, mga kapatid, papuputiin ko kayo na katulad sa mga bagong paligo na mga balahibo ng mga tupa. Pero hindi naman sinunod ng mga tao hanggang ngayon, 2016, totoo ba yan? Ano ang iginanti ng mga tao sa tawag ng Diyos? O 22:13 ng Isaias. Ano ang iginanti ng mga tao? Eto na. Narito, kagalakan. Puro kasayahan. Maniwala kayo sa hindi, ang mga tao, buong-buong sanglibutan, walang inatupag kung hindi magpakalaseng, magsayaw, magkantahan, magpakaligaya. Pati itong mga henerasyon ng mga kabataan, kala mo mga zombie, araw-gabi walang ginawa kung hindi ang tinatawag na maglaro ng mga video na hindi ko maintindihan kung bakit may mga kabataang inuubos ang napakahalagang buhay, kagaling at kalakasan, maghapon, magdamag, Lunes, hanggang Miyerkules, hanggang Biyernes, hanggang Sabado, hanggang Linggo. Wala nang pahinga ang kanilang mga sarili. Talagang dinaya kayo ni Satanas. Pagkatapos natawagin ang pansin ninyo ng inyong mga magulang, galit kayo. Yan ang iginanti ng mga tao. Mapabata, mapamatanda. Mga kapatid at mga magulang, yan, nakalagay sa Biblia. Manumbalik kayo sa akin. Malakias, 3:7. Manumbalik tayo. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang katawan. Napapakinggan ninyo, walang katapusan niyan. Colossos 1:18-14. 1 Thessalonica 2:14. 12:26 ng San Juan, kung saan ako naroon, doon kayo doon. Ano ang isinasagot ng mga tao? Hindi kami lalakad yan. Talagang si Satanas, ang nagahari na sa buong lupa. Yung mga nangangaral ng katotohanan, nang matuwid, binumura pa nila. Magmula nga po noon hanggang ngayon, 2016 na, magugunaw na ang mundo, tiyak na tiyak, ang tigas ng puso ng mga tao. Narito, kagalakan, kasayahan, 22:13, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak, magsikain tayo, magsiinom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. 22:14 ng Isaias, at ang Panginoon ng mga hukbo ay naghayag sa aking mga pakinig, tunay! Anong sinasabi ng Diyos kay Propeta Isaias na tagapagdala ng mabubuting balita? Tunay! Ang kasamaang ito, yung kasama ang ginagawa ng mga tao magmula nung panahon ni Nunong Noah hanggang 2016 sa huling araw ay ano? Ang kasamaang ito hindi malilinis sa inyo hanggang sa kayo mga matay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan ba'y talagang nakikita natin ngayon? Alam po ba ganinyo kung bakit ibinangon ang paksang ito? Yung Pilipino na nagsalin sa Tagalog ng rainbow, pinili yung bahaghari. Nakakita na ba kayo ng lalaki na nakabahag o babae na nakabahag? Hindi ba nakakahiya na tignan? Bahag! Alam ba ninyong ginawa ng mga tao sa huling araw? Paano pinatunayang nilimot nila na sumpa sa ulan, yun ang pagpapaalaala ng Diyos sa kanyang sarili, hindi na niya gugunawin pa ang tao sa pamamagitan ng baha.
Ano ginawa ng mga tao sa huling araw? Ginawa nila ang alin? Yung tinatawag na bandera, bandila, flag of the rainbow. Sino? Sino ang gumagamit ng bandera ng rainbow? Mga bakla, mga tomboy, mga LGBT, kung ano-ano, mga transvestite. Na magkaroon ng malaking celebration sa New York, sa Louisiana, sa Los Angeles. May dalang mga champagne, may dalang mga alak. Nagkaroon ng malawak ang prosesyon, mga bakla, Diyos ko! Karuman, zingar! Yung iba nakabahag! Hindi ba nilalapas tanga ninyo ang salita ng Diyos? Ano ang ibig ipakilala ng mga transvestite, ng mga lesbian, ng mga lalaki at mga babae ngayon? May reliyon, reliyon, kulto ng mga bakla at ng mga tomboy, ikinakasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae! Pakasaba ng sanglibutan. Talagang sinabi ng Diyos, pag nakikita ko ang rainbow, ang tipan ko sa ulan, hindi ko gugunawin muli, again, sa pamamagitan ng tubig ang sanglibutan. Ginawa naman ng mga homosexual, ayan ikaw, bandera natin, rainbow. Hindi na tayo susumpayin ng Diyos, hindi na tayo papatayin. Sige, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kalalaswa, kalalaswa. Makita mo sa mga kalye, yung mga lalaki, lalaki ng muscle, nakabikini. Yung mga babae, mga kapatid at mga magulang, kala mo mga lalaki, inuman, kahina, wala nang pagkaguna sa pamamagitan ng tubig. Ito ang bandera, rainbow. Ito na po ang huling panahon. Galit na galit na ang Diyos sa buong sanglibutan, sa buong lupa. Ginawa nilang emblem. At sinasabi pa nilang, wala na ika, there is no more the lodge. Hindi ninyo inuunawa ang salita ng Diyos. Hindi ko nagugunawin pang muli sa pamamagitan ng tubig. Ang ibig ba sabihin eh, wala nang delubyo pa. Wala nang wika nga eh, pagkabiba. Kahit ng mga tao eh, lalaki sa lalaki, babae sa babae, inuman tayo, kainan, sayawan. Pakawawalan nga ng mga tao talaga oh. Hindi ko naman nilalahat, siguro merong pito o walo. Hindi ko nilalahat. Kung paano nung panahon ni Nunung Noa, marahil sa huling araw meron ding isa o dalawang pamilya o ilang mga tao na nakakakilala pa ng katwirang ito. Pero karamihan po, nakalagay sa Biblia, Apokalipsis, sindami ng buhangin sa dagat. Mga kapatid, ang talagang ipupukul sa impyerno, sa galit ng Diyos. Sapagkat nilimot nila, ikalawang Pedro 3:5, na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon, at isang lupa na inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano nga ang ginawa sa unang sanglibutan? Na sa pamamagitan din nito, ang sanglibutan noon, na inapawan ng tubig, ay napahamak. Ang ginawa naman ng mga bakla, mga homosexual, gumawa nga ng bandera. Bandera ng rainbow, bagare. Yan, sa inyong mga bakla at mga tomboy, bagay ang bagare. Nakikita ko naman sa lansangan, pagka nagpo-procession kayo, mga bakla at mga tomboy, kalalaswa ninyo. Mga kapatid, nakaka-G-string kayo. O, hindi ba bagare yan? Bag! Ngayon, ang ibig ba sabihin yan, kayong mga baklat, mga tomboy, forever and ever, magpapakalimayon kayo at wala nang delubyo? Hayaan ninyo si Apostol Pedro magpatuloy. Huling talata, 3:7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon, 2016, at ang lupa, sa pamamagitan din ng gayong salita, iniingatang talaga ang sanglibutan noon, yung ginunaw sa pamamagitan ng baha, pinatuyo, pinadaming muli ang mga tao. At ang sanglibutan ngayon, 2016, tuyo na naman, tuyo, marami na naman tao
Nagtayo nga ng mga asosasyon ng mga baklat, mga tomboy. Nagkakasal lang nga ng lalaki sa lalaki sa mga babae. Anong gagawin ng Diyos sa lupang ito? Iniingatan talaga. Saan? Sa apoy. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan eh. Itong mga taong ito, akala nila libre na sila. Ininsulto pa ang Diyos, gumawa ng bandera. Ayan, ikaw ang bandera ng Diyos, oh. Hindi nagugunawin ang mundo. Hindi kayo nag-aaral. Hindi nagugunawin sa tubig, gugunawin kayo sa uling araw sa pamamagitan ng apoy. Pinatunayan ba yan? Ng maraming mga malalaking relihiyon? Buksan ninyo ang pasyon kandaba ng simbahang Katoliko. Yung mga pari mismo sumulat. Magmumula nga sa langit, ulan, apoy na masakit, susunog at magpapasakit sa mga taong bulisik. Amen. Pilipino, alam ninyo yan, huwag ninyong kantahin. Ang sanglibotalong araw, nung panahon ni Nunong Noah na ginunaw ng tubig, hindi nagugunawin pang muli sa pamamagitan ng tubig. Yung sanglibutan noon at sanglibutan ngayon, 2016, iniingatan talaga. Saan? Sa apoy. Sa apoy kayo susupukin. Sabi ng simbahang Katoliko, manggagaling sa langit, ulan, apoy na masakit, susunog sa lahat ng taong bulisek. Eh sino ba mga taong bulisek? Ayoko nang ulit-ulitin pa. Ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita'y iniingatan talaga sa apoy. 3:7 ng ikalawang Pedro. Bakit? Itinataan sa araw ng pagruhong at ng paglipo sa mga taong masasama. Napakaraming masamang tao! Napakaraming masamang tao! They all became unprofitable. Basahin ninyo, Romans 3, chapter 3, 10 to 18. All of the people became unprofitable. Ang lahat ng tao nawalan ng tinatawag na pakinabang. Sa Diyos! Ito po ang itinuro sa atin, mga kapatid. Ang katotohanan tungkol dyan sa bahaghari. Walang bahaghari. Kailanman ang Diyos hindi magbabahag. Babahagan mo ang Diyos, ano ka? Walang naman, walang buto, lumalang ng lahat ng bagay, lalagyan mo ng bahag. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 1 Pedro, Kapitulo 2:25, tayo'y gaya ng mga tupa na naliligaw. Nung unang panahon kami, mga Katoliko kami. Dumating ang mga Amerikano, nalipat kami sa Protestantismo. Mga kapatid, pagkatapos may Pilipinong nagtayo ng iglesia daw ni Kristo, ay niligaw din kami. Kutakot-takot na panliligaw. Pagkatapos, wala namang inintindi ang mga relihiyon na yan, kundi makita mo yung mga obispo, naka-jet plane, may private army, security guard, yung mga anak kumakain ng masarap, nananamit ng mamahalin, yung mga anak nag-aaral sa mamahaling mga kolehiyo. Tama si Dr. Jose Rizal. Walang mang-aalipin kung hindi kayo magpapaalipin. Huwag kayong matakot sa tao. Si Dr. Jose Rizal mismo, kaya siya ipinabaril ng simbahang Katoliko sa Luneta. Binuksan niya ang mata ng maraming mga Pilipino. Sinulat niya, Noli me tangere el filibusterismo, na naglalarawan ng mga kaapihan sinapit sa kamay ng mga kura paroko ng mga pare ng mga Katoliko. Isinulat niya sa kadalagahang taga-Malolos, mga kapatid, ang sulat niya, taga-Malolos. Itanong ninyo sa mga pari ninyo, yung kalanseng ng abuloy na hindi kikilos ang mga pari ninyo. Kung hindi kayo mag-aabuloy sa kanila, mga kapatid, itanong ninyo kung saan ang galing yung mga rosaryo na yan. Itanong ninyo yung mga nobena na yan, ang wika ni Dr. Jose Rizal. Pagkatapos, ikumpara ninyo sa relihiyon ng Panginoong Jesucristo. Hanggang kailan kayo magigising? Hindi kailangan ng Diyos ang pera, hindi kailangan ng Diyos. Talagang utos, magbibigay tayo, tutulong tayo. Kamukha nang napakinggan natin ang kasaysayan ni Cornelio na senturyon na nagpasugo ang Diyos ng anghel na maluwalhati sapagkat nakikita ng Diyos. Si Centurion Cornelio, bagaman isang pagano, tuwing alas 9
nananalangin diretso sa Diyos at pagkatapos naglilimo sa harap ng kanyang tahanan sa mga pulubing nagdaraan sa harap ng kanilang kalsada. Nagpasugo ang Diyos ng anghel na malwalhati at sinabi, Cornelio, ang mga panalangin mo't pag-aabuloy mo nakarating sa langit, ipatawag mo si Pedro nasa hopa, tuturuan kanya. Pagkatapos magpabautismo kayo at gayon nga ang ginawa ni Cornelio, ganyan ang ginawa sa aming mag-aanak. Mga kapatid, sawang-sawa na ang aming mga magulang sa mga mangloloko, mga manliligaw na mga reliyon. Salamat sa Diyos, dinala kami sa katotohanan ito. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, binayana ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, hindi namin kailangan ang mga katedral ninyo, hindi namin kailangan ang mga kapilya, hindi namin kailangan ang anumang materyang mga bagay mula sa inyo, na mga leader namang mangungurakot, mga nagpapayaman, nanliligaw ng kaluluwa ng mga tao. Ang kailangan namin walang iba kung hindi ang aming Panginoong Jesucristo. Siya hanggang ngayon ang aming obispo, ang aming pastor, ang nangangaral, nagtuturo sa amin. Na lang dahil dito ang wika ni Apostol Pablo 4:13 ng Pilipos, ang lahat ng bagay aming nagagawa dahil kay Jesus na nagpapalakas sa amin. Ito po ang napakagandang aral, mga kapatid. Sana kayong nakikinig. Unawain ninyo, baka kayo'y nakikisakasama dyan sa mga cult religion na yan, na bandera ay rainbow daw, bahag daw ng hari. Kakasal kayo ng mga lalaki sa lalaki, babae sa babae, at yung ibang mga religion ay nagbibinyag pa ng aso at mga pusa. Gumising na kayo. Ang sanglibutan noon, hindi na nga magugunaw sa tubig. Gugunawin naman sa apoy. Pinatunayan, mga kapatid, ng maraming mga talata sa banal na kasulatan. Pagdating ng ikalawang pagparito, ulan, apoy na masakit. Pati ang Papa sa Roma nagsasabi, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Basahin ninyo mga pasyon ninyo kayo mga Katoliko. Mga kapatid, ito ang ipagpala. Ito ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Muli tayong maghahandog sa Diyos ng isang maiklit may espiritu ng awitin. Ako ang mangunguna sa panalangin. Awitin natin ang numero 79 sa kanyang ikalawang estropa at koro lamang. Maghahandog ng ating abuloyan si kapatid na BJ. Tatayo tayo, mga kapatid. Sa iglesia ng Diyos inaanyayahan lahat ng tupang sa landas na ligaw, kanyang titipunin sa isang kulungan. Si Jesus ang ating pastor na tunay. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas. Sa hihamakan, tayo ay ligtas. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas. Sa hibo ni Satan, tayo ay ligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos. Maraming maraming salamat po sa napakagandang aralin na ito po ay ipinaliwanag mo, binuksan mo sa aming puso at sa aming mga isipan sa pagkasangkapan mo po sa iyong mga hamak at wala mong mga kakabukabuluhang alipin. Aman Diyos, maawat mahabag ka sa amin. Na wag po lamang itong aming napakinggan. Patubuin mo nawa sa kaibuturan ng aming mga puso. Magsilbing kaliwanagan sa gitna ng mga kadiliman. At hindi lamang sa amin, Panginoon, kung hindi una na nga sa lahat, sa amin-aming mga minamahal sa buhay at sa lahat ng mga kaibigan na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Tanggapin namin na tulad sa isang maningning na tala na lumiliwanag sa landas ng aming mga buhay,
At ito po sana, Panginoon, masunda namin maisa kabuhayan at maisa katuparan at kami pong lahat ay magpatuloy na kumilala, magkaroon ng mga banal na pagkatakot sa iyong aral at palatuntunan. Mabuhay kami, Panginoon, nang naaayon sa iyong mga banal na kalooban kung paano po sa langit ito po ang maghari sa amin sa ibabaw nitong napakagulo, napakamandarayang sanglibutan. Amen. Ama naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo na ang marami naming mga mahal sa buhay, kaibig at kapatiran na magsisipaglakbay papauwi sa kani-kanilang tahanan dito po sa dako ng Los Angeles, si kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda. Huwag mo po sana silang pabayaan. Kumasangkapan ganawa ng mga taong magsisitulong sa kanila. Makauwi silang may buhay at kapayapaan na may kasaganaan ng Espiritu sa kanilang mga kaluluwa. At sana ang maging panuntunan nila sa kanilang mga buhay, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral ng iyong Ebanghelyo, maibahagi nila, Panginoon, huwag kanilang ikahiya. Kanilang maibahagi sa kanilang mga mahal sa buhay. Amen. Ama naming Diyos, kami sumasampalataya. Ang lahat po ng ito ay yung babasbas, ibebendisyon sa aming lahat. At tutulungan mo pong sa darating pang mga araw, muli kaming makabalik dito sa iyong maralita, munting bahay dalangin na. Patuloy ka po naming masamba sa ganda ng iyong kabanalan. Amen. Sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawa. Is ng hirap kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay malindapat tanggapin mo Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lumuhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, uli sa hapong ito, Panginoon, kami po na-inclusive pong harapan at kami po nakinig niyo po mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa ipong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit po niyong kapangasiwaan, makatugunin po po ng salat ng mga tao na ngailangan. Higit sa lahat na masama po ang mga salaping magkasakapan sa pag-asad niyo ang Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sinasabi, Panginoon, sa iyo na sana'y huwag na huwag kang kasawaan at sa mga susunod na mabuhay, makita ko may naglilingkod at umakay pa po ng mga walang bahay doong isa ilang mga makapintasan. Muli kami, Panginoon, kakaiwala ng mga magkapatid sa araw na ito. Ang mga iba sa amin tutungo sa kasamatahanan, iba nyo naman tutungo sa kanyang paghahanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ay mapatutunguhan na ligtas lahat ng makapintakanan. Panginoon, marami kayong makilalama, dapat kami maasa ng mga ito idadagin sa amin, kaya po ito ang mga bagay, maghanap namin ni hiling sa takip parang Diyos Kristus, namin Diyos at aking natagapagligtas. Amen! Amen. Ang Ama ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan,
ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos sa ating sariling mga kabyak ng puso, sa ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lama, sa ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.